Sabi ni ma'am, kailangan pala naka-stipler yung kay Jeneline, ano, yung ban paper para hindi magalaw. Yan, si Jeneline talaga. Oh, matatapos na si Jeneline. Si Jeneline Caspi, matatapos na mag... tawag nito, magkulor. Malinis pa naman si Jeneline magkulay. Ayan na. Tapos na yung kulay ni ano, ni Jeneline. Napakabilis. Kung ikaw ay masaya, tumulong. Big letter E. Small letter L. Jeneline, very good, Alexa. Big letter E. Very good, Jeneline. Sino sa pala mo? Sa pala. Very good. Isa pa. Very good. Ano naman pag surating letter R? Linyang nakadayo, curved line, again, may nasi, linyang nakahilig. Ano, Jeneline? Pwede rin, Jeneline. Pwede rin. Kasurat. Usap pa. Very good. Usap pa. Very good na yung Jeneline. Kuhanahan mga gamit. Very mag-aaragaw. Aduk man ini. Ah, kenapa nama kaum? Okay ang magawa sa tataga ni Sirene, biskuit. O pa yung linya. Ano man yung Jeneline? Maano ang Jeneline? Thank you. What? Pwede na. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jeneline Dorito, goro ni Jeneline Caspi. Si Jeneline po ay pinanganak na hindi normal dahil putol po ang kanyang dalawang kamay at paa. Si Jeneline po ay panglima sa anim na magkakapatid. Pero mapapansin niyo na kahit hindi siya normal tulad ng ibang bata, ay pursigido siyang mag-aral at isa rin siyang masayahing bata. Tulad ng ibang bata, gustong-gusto niyang matutong sumulat at bumasa. Minsan, alam kong nahihirapan siya lalo na pag nasa activity time kami. Lalo na sa paghawak ng lapis o crayola. Pero gumagawa pa rin naman siya ng paraan para makapasa lang sa tamang oras. Nakakaawang tingnan ang batang tulad niya. Lalo't alam kong hindi lang siya ang ganon. Gustong-gusto talaga niyang mag-aral. Kaya nananawagan pa ako sa lahat ng mga government agency, lalo na sa DSWD na sana matulungan siya. At sa mga NGO, LGU na sana tulungan nyo naman siya kahit na sa konting tulong ay malaking halaga na yung para sa kanya. At nananawagan din po ako sa lahat ng makakapanood nito, lalo na sa mga taong may busila ang puso na sana tulungan nyo siya kahit na sa konting paraan ay napakalaking tulong na yun sa kanya, lalo na yung mga gamit niya sa pag-aaral dahil gustong-gusto talaga niya at pursigido talaga siyang matuto. Sa ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako ng marami sa mga taong tutulong kay Jeneline. Panginoon na lang po ang bahalang sumukli sa kabutihang loob niyo na ibinigay sa kanya.